guys, welcome back to my channel. Sa video ito, i-update ko kayo sa aking pinupagit na Pink Princess. Kung nakita nyo yung Pink Princess propagation video, ito na yung result ng aking pinupagit. So guys, ipakita ko na sa inyo yung mga cuttings natin dating pinupagit. So ito, tingnan nyo, mayroon ang lumabas na pink dito sa isang dahon niya. Ito, yung pangalawa, mayroon na siyang mga datid na pink. Mayroon ang sumusunod na udlot niya. So ito naman, malaki-laki yung pink sa kanyang udlot. So, next. Ito naman guys, walang pink na lumalabas. Baka sa susunod, mayroon ng pink na lumalabas dito. So guys, ito wala pang umusbong na udlot. So ito yung pinaka malaki nila. So, tatlo na yung umusbong na udlot or dahon. So, ito naman, wala pa siyang umusbong. Ito, pinakamaliit. Apat na yung dahon niya, pero ang liit-liit niya. So, guys, i-explain ko sa inyo kung bakit iba-iba yung tubo ng ating cuttings na Pink Princess na parehong araw lang sila pinupagit. So, una tayo dito. Ito siya, wala pang umusbong. So, siguro, inuna yung roots niya para maging stable siya bago siya maglabas ng panibagong dahon. So, ito, wala pa din siyang lumabas na bagong dahon. So, yun, same sa una. Na roots ang inuunan niya. So ito yung pinaka-healthy niya nilang lahat. So tatlo na yung lumabas na mga bagong dahon. So mayroon na siyang mga variegation ito. So ito ang pinaka-healthy sa kanila. At ito naman mayroon na siyang variegation na malaki-laki na pink. So tingnan nyo ito, mayroong mga dati-dati lang na pulkadat lang na pink. Ito naman, wala pang variegation na lumabas sa kanyang dahon. So siguro sa next na magbigay siya ng dahon, so baka mayroon ng variegation sa kanyang udlot or dahon na bago. So ito, marami siyang tatlo din ang bago niyang dahon. So, ito lang yung mayroong pink. So, guys, tip ko lang sa inyo, kung magpropagate kayo ng Pink Princess, huwag niyong palaging tingnan o galawin yung cuttings ng ating Pink Princess para hindi sila mabulok. So, tulad nung aking mga dalawang Pink Princess na kasama nila, nabulok yung dalawa kasi na-excite ako na tingnan kung mayroon na bang tumutubo na panibagong dahon. So yun, sayang yung dalawa. Tulad sa kanila guys, itong dalawa wala pang umusbong kasi palaging na nagalaw yung cuttings nila at saka yung dahon na nasagi-sagi. So ito yung nangyari, wala pang umusbong na dahon. So tulad nito guys, na marami na siyang tatlo na yung dahon niya. So dapat ganito sila lahat. So kasi nagagalaw yung iba, hindi mo maiwasan yung pagdilig mo. So yun, ganito ang nangyari sa kanyang kasama. So, isa pang tips ko sa inyo guys na
yung mixture ng ating soil mix, kailangan marami siyang kukupit at palaging moist yung lupa niya at mayroon din siyang yung vitamins ng ating pink princess para maganda yung kalalabasan ng kanilang dahon, maraming variegation. At kailangan nila na yung bright shaded area sila nakalagay para lumabas yung pagkabarigitid ng kanilang dahon. Katulad nito, malaki-laki yung pagkabarigitid sa kanyang dahon. Meron pang isa. Ito. So yun lang ang tatandaan natin kung mag-propagate tayo. Kailangan nasa bright shaded area natin sila ilagay pero hindi direkta ng araw para hindi masunog yung mga leaves. So guys, kung gusto nyong mapanood yung una kong video na Pink Princess Propagation, punta lang kayo sa YouTube channel ko. At doon makita nyo kung paano ko kinat yung mother nila bago sila nagkaganito. So guys, kung gusto nyo pang matuto at manood ng video ko, click nyo lang ang subscribe button at bell button sa baba ng video ko. See you next video! Bye!